it's me again. And today is mag-renew kami ng passport kasi expire na yung passport namin. Bear with us, guys. And ito na yung tinilapan namin na ipapasa mamaya. Department of Foreign Affairs o DFA. Taking selfie first, me and my friend Madeline. On the way na po kami papuntang Parsi dito sa Riyadh 12913 at 6 PM yung appointment namin. So, gabi na po ngayon. Actually guys, para makapagkuha tayo ng bagong passport o mag-renew ay kailangan muna natin mag-set ng appointment sa VFS Online Appointment System. Yan po kasi ang policy dito ng Ministry of Health o MOH. Dahil po sa pandemic na kailangan ng bagong appointment bago bumisita po sa Parsi o Philippine E-Passport Renewal Center. So, hindi po yung main ng DFA talaga. Center lang po ito. So, first, dito kami bumaba sa office na to para i-confirm yung appointment namin. Kasi kailangan yung appointment letter confirmation doon bago makapasok sa Parsi. At dito na rin pinaserox yung iba naming documents para isahan na yung lakad namin. So, maglalakad na lang po tayo from that office to Parsi office. So, ngayon dito sa Riyadh, medyo malamig na po ang panahon. Malapit na po ang winter season dito. So, ngayon, okay lang po yung weather. Parang normal. Yung address pala dito is 2591 Jeddah Road, Al Hada 2575, Riyadh 12913. So, iba yung ano dito, mga address, mga street is number yung pangalan. Bilis lumakad ng mga to. So guys, nandito na tayo sa Philippine E-Passport Renewal Center brought to you by VFS Global. Okay. So, tara na. Pasok! So, pagpasok natin kanina, chinek tayo ng guard for security purposes.
and observe social distancing, wearing face mask is a must, and observe silence also. Of course, dito sa Saudi, silence talaga is the number one policy. And yun, limited po ang pagbibideo dito. See? Hindi po tayo mag-iingay. Dito muna sa reception para kukuha ng token number kung pang-ilan tayo sa pila. So, dyan sa loob, naghihintay kami ng number namin. Ang number ko is 197 and ngayon is 180 plus pa. So, kailangan natin mag-wait. Ayan, yung mga counter. So, dito, mag-observe din tayo talaga ng social distancing kahit sa upuan. So, one set apart. Yun. Yan. Diba? And, sa nakikita ko dito, mga Pilipino po ang nag-o-office. And may ilan-ilan din pong parang hindi yung taga-India. And super bait po nung mga Pilipino na nag-aasikaso sa mga kababayan natin dito. And yun nga, tahimik. Silence is a must. So wag tayong maingay. Eh, nandito ako sa likod ni Madilin. Yan, doon makikita mo ang number mo. And may taga-announce din. Yan, si Madilin, nag-o-observe siya kung ano ang mga dapat gawin kung ikaw na ang tatawagin. Hello, tatay. Ewan ko ba, pero iba yung pakiramdam ko nung nakita ko ang ating mahal na presidente, si President Duterte. Ang saya ko, promise. Kasama niya ang DFA secretary. So guys, malapit na tayong tawagin. 196 na. Next na ako. So, tapos na kami doon sa pagpa-file. Dito na kami sa biometric enrollment. Sobrang ginaw dito. Diyan po ang biometric enrollment. Yung mga fingerprint mo, picture, diyan po. Guys, doon ko na po sa bahay ibibigay yung mga detalye about doon sa loob kanina kasi hindi masyadong makapagsalita doon sa loob kasi bawal talaga ang maingay.
sobrang lamig doon sa loob. Naka-aircon. Naka-aircon. Hey, pauwi na kami. Nandito kami sa sasakyan. Ipunin ko na lang. Dumaan mo na dito sa may optical. Parang iti-check yung mata namin. Mata namin. Kasi malabo kanina. Yung mata natin, sis. Matang dilim ko. Wala kang ilaw. Yan na, ang ganda. Walang hikaw. Hindi na maganda na walang hikaw. Eh, kasi kanina pala ipapatanggal yung hikaw. And take note dun sa pagbabiometric ko. Kailangan tanggalin po yung necklace, yung earrings na makikita sa camera. Tsaka yung hook ilulugay talaga. Tsaka yung abaya, yung sa akin, hindi na tinanggal kasi yung abaya po dito close. So, it's waste of time na. Quickly, ganun-ganun. So, yun na. Okay lang. And grabe yung experience kanina yun. Kasi, yun lang. Basta, guys, hindi ko na isi-share. Isi-share. Amin na lang yun ni Madeline. Hello, guys. Nandito po ako sa labas ng bahay ni Lola. Tapos na po ako mag-renew ng passport ko. Hinadrop ako dito ng amo ni Madeline. Umuwi na po sila. So, dito na ako magtatapos ng pasasalita. Kasi doon kanina, medyo busy doon sa loob at saka medyo tahimik. Hindi tayo makapag-vlog masyado. So, yun guys. Binigay sa amin yung copy namin at saka yung resibo nandun sa amin niya para kung magkuha na dun sa bagong passport, ipapakita lang yun kasi 45 days yung maximum days na matatapos yung passport and yung ikama binalik yung old passport. Kailangan dalhin ko guys sa yung old passport pag mag-renew kayo tsaka ikam. Ibabalik din sa inyo yan eh. And ang bayad guys is 350 riyal doon sa bagong passport. At tsaka buti na lang magbayad yung ibiling yung anak ni Lola. Thank you Lord. Save the 350 riyal. Ang hal mo sa Pinas. Almost 4,000 pesos. Thank you. Thank you, sir. And mamaya ilalagay ko po sa description below, dito sa video, yung mga babayarin doon sa embassy. Yung mga fees. Pero lahat 350, papakita ko lang po in very informative. And, ano pa guys? Tapos, magdagdag ka ng 75 riyal para para delivery. Kumbaga, kapag matatapos na yung passport mo, dumating na yung bagong passport mo, ipapapili ka nila kung ipapadeliver ba sa bahay o pipick up na lang po doon sa embassy. So, pinili ng amin na pipick up na lang po. Mag-message na lang po yung embassy na
nandun na yung passport, bagong passport, pipick up na lang po doon. Hindi po kami nagbayad ng 75 pesos for delivery. Aramex yung ano nila, yung magdi-deliver. So, para maalas kayo sa gastos, guys, kayo na lang siguro ang pipick up kasi 75 real din. Pero kapag malayo kayo sa embassy, mas okay na din yun na papadeliver na lang. Kayo po, kung ano yung mas lesson at saka mas komportable po sa inyo. And, nandito po ako sa labas ngayon. Super ginaw. Pero mas maginaw po dun sa loob. Kaya po, yung ubo ko. Para po siyang darating na naman. And, thank you Lord sa... At natapos namin. Pumunta kami doon at 6 PM. Natapos kami mga 8. Kasi dumating kami dito mga 8:30. 8:30 na dito sa bahay. So, okay lang. Okay lang. And, guys, dito na ako magtatapos. Thank you for watching my video, my vlog for today. If you like it, please ilalike niyo po. And kung gusto niyo po mag-comment, okay lang. Please comment. And please don't forget to subscribe this channel and hit the notification bell para po ma-update kayo kung may next vlog ako i-upload sa channel ko. Thank you po. God bless po sa ating lahat.